isang bagong taon, isang panibagong tahanan. Dito sa bubugang ito natin isisilong ang mga bagong kasaysayan ng inyong tuwa, tagumpay, kalungkutan, kabiguan. Sama-sama tayong magbukas ng iba pang pinto ng buhay at karanasan sa pagsalubong natin sa ika-apat na taon ng Maalaala Mo Kaya. Sa ating unang handog ngayong gabi, isang di pangkaraniwang kwento ng pagkakaibigan ng aming itatampok na pinangungunahan ni Gary Valenciano at Pinky Amador. Tunghayan po natin. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Itago mo na lamang ako sa pangalang Joanne. Grade 5 pa lang ako nang mamatay si tatay. At dinala ako ni nanay sa Maynila para ipaampon sa isang may kayang tiyahin. Galit na galit ako kay nanay noon dahil sa kabila ng matinding pagtutol ko sa kanyang plano, ay pinilit niya ang kanyang kagustuhan. I felt so lost and unloved, Charo. At the tender age of 11, hindi ko maintindihan kung bakit ako ipinamigay ng aking ina. To cover up for my insecurity and loneliness, pinagbuti ko ang aking pag-aaral. For 15 years, I refused to go back to my hometown dahil ayaw kong makita si nanay. Nakatapos ako ng AB Child Psychology with Honors, kung kaya't natanggap ako kaagad bilang preschool teacher sa isa sa pinaka-prestigious na nursery schools sa Maynila. Namatay ang aking ina noong 1989 at noon lamang ako nagpasyang umuwi sa aming probinsya upang sunduin ang aking lolang nag-iisa na sa buhay. Bakit hindi na naman natin dalisa yan? Sige na. Pag di mo na binayaran. Sige na. Umalis ka na. Dalisa ko na. Isang malamig na soft drink. Pandesal nga. Pandesal. Kanyan. Oh. B-boy, wag mo uubusin yan. Mag-iwan ka para sa nanay ko. Okay ko naman nga. Bakit? Kumakain ba ng tinapay yung nanay mo? Eh, puro alak lang, di ba, nilalaklak nun? Hoy! O, di ba? Tendang, umuwi ka na! Ang baho-baho mo! O nga, umuwi ka na! Pwede ba magtanong? Saan ho ba yung bahay ni Lola Ising? Ay! Naku, malayo pa! Doon, sa kabilang dulo pa yun eh! Teka, ikaw ba yung apo niya nag-aaral sa Maynila? Opo. Alam ko kung saan ihahata. Ganon? Mabuti pa, pahatid ka na lang kay Sendong. Alam niya yun. Sasamahan kita. Huwag ka mag-alala.
Hindi yan nangangagat. Malayo pa kasing bahay ng Lola Ising mo, baka ka maligaw eh. At mukhang mabigat pa yung mga dala-dala mo. Sige na! Sige, salamat ho. Sige na. Pero ngayong nagbakasyon ako rito, susundin ko na kayo. Sumama na kayo sa akin sa Maynila. Eh ano naman ang gagawin ko doon? Matanda na ako. Kaya nga, sumama na kayo sa akin para maalagaan ko kayo. Ang ganda-ganda mo. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Wala akong nanay. Bakit mo siya kinamumuhian? Bakit niya ako pinamigay? Akala mo ba madali sa kanyang loob na ipaampun ang kaisa-isa niyang anak? Ayaw lang kasi niya magkaroon ng responsibilidad. Kaya niya ako... Gusto kanyang maiahon sa kahirapan dito. Masakit man sa kanyang kalooban na mawalay ka sa aming ginawa na yun. Sige na. Bida na siya. Tama na ang sermon, Lola. Nandito ako para magbakasyon. Hindi ba kayo natutuwang makita ko? Siyempre naman, natutuwa ako. At alam mo pa, kung sino matutuwa kapag makita ka, si Baby. Natatandaan mo siya? Yung kaibigan mo, yung kababata mo noon. Nandito pa rin si Baby? Oo, hanggang ngayon, yung kababata mo ngayon ay hindi pa nakaalis dito. After all these years, hindi pa numalis si Baby. Who would want to live in a godforsaken place like this? Okay naman dito ha. Tahimik. Hindi ka ba naiinip? Minsan kulang pa nga ang isang araw para sa mga kailangan kong gawin eh. Nagigising ako maaga para salubungin ang mga mangingisda. Tapos yung mga binibili ko sa kanila, dinadala ko sa kanila. Boring! Ano? Wala, sabi ko. Napaka-exciting ang buhay mo rito. Anong pinapanood mo dyan? Anong akala mo sa akin, sine? Ha? Sige na, umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Bingi ka ba? Alis! Maligo. Masarap ang tubig, malamig. Kasi, hindi ako marunong lumangoy. Teka muna. Bakit ba hindi ka pa nag-aasawa? Siguro naman may naliligo sa'yo dito. Eh, nasa Saudi yung nobyo ko, si Waldo. Siguro pagbalik niya dito, pakakasal kami. Siguro? Bakit? Hindi mo alam? Eh, hindi pa niya ako niyayaya eh. Sira ka pala, edi yayain mo na. Ano? Si Joanne talaga pala biro. Hindi seryoso ko. Sige, kung hindi mo yayain, maunahan ka pa ng iba, tumatanda ka na. Eh, bakit ikaw? Dalaga ka pa rin. Kasing edad naman tayong dalawa. Ay, nako, wala akong hilig yan sa mga asa-asawang yan. Buwisit lang yan sa buhay.
Tsaka, tutusin naman, masarap na ang buhay ko. I have my own apartment, my own car, tsaka masaya ako sa trabaho. Mahirap siguro magturo ng bata, no? Mahilig ka sa mga bata? Masarap silang kasama dahil madali silang turuan. Eh, bakit hindi ka nalang mag-asawa para magkaanak ka? Anak, pwede. Asawa, hindi ko atatay yun. Ano? Ay, naku, mabuti na yung ganito ang buhay ko. I can do anything I want. Walang istorbo sa akin. Ganyan talaga ang kaibigan mo. Walang ibang iniisip kundi ang sarili. Friends, anong ginagawa mo dito? Kaya nga ako nakapag-split sa'yo dahil nakukulitan ako sa'yo. Tapos susundan mo pa ako rito? Eh paano? Bigla ka nalang umalis na walang paalam. I was so worried. I just wanted to make sure you were all right. Eh, split na nga tayo, di ba? Ano pang pakialam mo? Ang labo mo talaga. I came all the way here from Manila just to make sure you were safe. You should feel happy, not angry. O, edi na ngayon na nakita mo ako. Pwede ka nang umuwi, di ba? Not until you tell me the truth. Bakit bigla ka nalang umalis na walang paalam? Wala. Trip ko lang. Ayoko na sa'yo. Basta trip mo lang? Ganun lang? Ganun ayaw na, mo na? Ganun na nga. Hindi ako naniniwala. Adi, wag. Bakit ayaw mong aminin takot ka? Takot? Ako? Lorenzo, wala akong kinakatakutan. Kahit ano pang iharap mo sa akin. Tao, hayop, multo. Hindi ako takot. Right. You're not scared of anything except yourself. Takot ka sarili mo. I don't know what you're talking about. Of course you do. Alam mong napamahal na ako sa'yo. Kaya ka umatras. Umiiwas ka dahil takot ka sa commitment. Iiwan ba kita? Eh, mahal na mahal kita eh. Ganun ba yun? Eh bakit sa sobrang pagmamahal sa akin ng nanay ko, ayun, tinambak ako sa Maynila. Sinasabi ko na nga ba eh. Napakatindi ng trauma mo maiwan kaya takot ka magmahal. Look, Joanne. Baka hindi mo alam, all that hatred for your mom is eating you up. It's not doing you any good. And unless you do something about it, you'll never be happy. I'm the one who graduated child psychology with honors, remember? Yun ang irony. Mas kailangan mo yun. Look, I just want you to be happy. Pag masaya ka, masaya na rin ako. Sige na, tama na. Baka maiyak pa ako. Okay. Babalik na ako ng Maynila. I tried to put some sense in your head. Pero wala. Kasakaling sa sandaling bakasyon mo rito, meron ibang magbubukas ng utak mong makitid. Dito pa. Eh, napaka third world ng pag-iisip ng mga tao rito. One thing's for sure, akong makakatulong sa kanya. I'm going to make a difference in their lives. Ikaw na naman. Talaga bang sinusundan mo ako? Anong pangalan mo? Umalis ka nga, ang baho-baho mo. Maangamoy na itong labada ko. Sendong ako. Sa'yo ba ako? Uy! Huwag mong gagalawin! Nakalalaba ko lang yan! Ano ka ba naman? Sige na, umalis ka na. Sorry. Ha? Hindi ko naman. Umalis ka na, ano ba? Ano, hindi ka aalis? Ha? Hindi ko naman. Ang kulit-kulit mo talaga. Ano, aalis ka, hindi? Hindi, huwag ka naman. Aalis ka ba, hindi?
Huwag ka na magalit. Babaso sa akin eh. At saka teka muna, hindi na ho bata yun. Mas matangkad pa nga sa akin eh. Ikaw to may pinag-aralan eh. Dapat ikaw ang umunawa. Guru ka, hindi ba? Sa halip na tinuruan mo ng tama yung bata, ayun, ang ginawa mo, pinakitaan mo ng mali. Oo nga naman, Joanne. Ay, honor student ka pa naman. Dapat nga pagpraktisan mo yung galing mo kay Sendong. Tinuturuan ko yung mga bata. Hindi mga gurang na baliw. Aba, hindi baliw si Sendong, ha? Yun nga lang, isip bata. Medyo mahina ang ulo at saka bulol magsalita. Aba, umabot ang hanggang grade 3 yun. Pero hanggang doon na lang ho siguro talaga yun eh. Wala nang pag-asa. Baby, habang may buhay, may pag-asa. Walang imposible kung hindi ko gustuhin. Ano kaya sa tingin mo, Joanne? Kaya mo kayang turuan yan si Sendong? Kaya kung sa kaya, pero ba't ko naman pag-aaksaya ng panahon yun? Alam mo, baby, sa palagay ko, hindi. Hindi makakaya ng apo ko. Mahihirapan siya kay Sendong eh. Tama ho kayo. Hindi nga ho siguro niya kaya. Teka. Ako ba hinahamon nyo? Eh parang nakaka-insulto atay sinasabi nyo sa akin. Si Joan naman, hindi na mabiro. Aba, teka muna. Lahat ng bagay, eh kaya kong gawin. Baka naman sabihin na napakaliit na bagay, hindi ko pa ginawa. Kayang-kaya kong patinuin yan si Sendong. Tinanggap ko bilang isang hamon ang pagtukso sa akin ni na Lola at Baby. Noon pa man ay natiyak ko nang madali kong matuturuan si Sendong ng mga simpleng bagay tulad ng pagsusulat, pagbabasa at pagbibilang. Labagman sa kalooban ko, ay pinanindigan ko ang binitiwan kong salita. Kinabukasan ay hinanap ko agad si Sendong. Ikaw ba si Sendong? Ako si Joanne. Hindi ka na galit sa akin? Mag-isa ka lang ba rito? Wala kang kalaro? Mga kapatid. Ako rin walang kapatid. Wala na rin ako mga magulang. Ako? Meron akong nanay. Asan siya? Sa Madjungan. Hindi ka pa pumapasok sa eskwela? Anong ginagawa mo dito araw-araw? Naglalaro ka lang? Meron kaming alagang bibe. Marunong ka ba ng abakada? Sige nga.
A-ba-ka-da. Teka. Isulat mo na lang. Marunong ka ba magsulat? Joan, laro tayo mamaya. Pumunta ka na lang sa bahay ni Lola bukas. May gagawin pa kami ni Baby eh. Bukas? Mm-mm. Pero pag-aralan mo na mabuti yung abakada mo ha. Tsaka pag nakita kong magaling ka na, bibigyan ulit kita ng candy. Talaga? Saan kayo pupunta? Hoy! Kaya pumunta ka na lang bukas. Tarantado ka! Kanina pa kita hinahanap dyan, andyan ka lang pala! Asan ang lapad na pinabibili ko sa'yo? Halika nga rito! Bumili ako ng ng bigas! Ito! Tanga ka pala eh! Bakit? Bigas ba pinabibili ko sa'yo? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Lapad! Nasaan na? Wala na tayong bigas para mamayang gabi. Hindi ba sinabi? Talagang mga ngatuwiran ka pa sa akin, ano ha? Wala akong pakialam kung may lalamunin ka mamayang gabi. Sa susunod, pag meron akong pinabibili sa'yo, yun lang ang kukunin mo. Sige, mangutang ka muna sa tindahan. Ano ba, bingi ka ba? Na araw ito, talo na ako sa madyong, wala pa akong mainom. Hindi ka pala lakad? Hindi ka pala lakad, ha? Lakad na! Dali! Pinaliguan ko si Sendong. Pilit na binura ang dungis na ipinahid ng maraming ayaw sa kanya bilang tao. Kasama na rin ako. I was wrong, Charo. Hindi siya isang laruan. Simple lang siya kung mag-isip, pero tao siya kung makipagkapwa. Higit pa nga kung tutuusin. I never had so much fun in my life. Nagdo-drawing ka lang ata, pati nga na sinusulat mo. Ayun. Aso? Mm-hmm. Ito drawing mo. Eh. Ibon. Tama. Isulat mo nga. Ayan, sinulat mo pala. Gutom ka na? Ang gusto mo, ipaborito mo.
baby, oh. Ikaw ba talagang gumawa nito, Sendong? Opo. Alam mo, Sendong, ang galing mo na magsulat. Hindi mo ba? Medyo tuwid na ko. Oo, ma. Ganyan po. At saka na, ang ganda ng ayos ngayon ni Sendong. Malinis ka na. Dapat laging ganyan. Kahit na wala si Joan, ha? Oo nga, Sendong, para hindi ka natuksoy ni Labiboy. Ako, hindi lang ho yan ang kayang gawin ni Sendo. Alam niyo ba ang ginagawa namin kahapon? O, teka muna, teka muna. Nakahanda ng pagkain, kumain na muna tayo bagong kwentuhan. Apa. Siya, sige. Akin ang hinawan. Ay, magbubukas naman tayo ng kamay, ha? Sandali. Hindi pa tayo nagdadasal. Siya nga pala. Maraming salamat po, Panginoon, sa masarap na pagkain ito. Sana payagan ako ni Lola mag-uwi ng konti para kay nanay. Salamat din pala at pinanalo niyo siya sa mahjong kagabi. Hindi niya po ako pinalo kagabi. Higit sa lahat, maraming salamat sa mga bago kong kaibigan, lalo na po kay Joanne. Ngayon lang po ako nagkaroon ng best friend. Amen. Amen. Joanne? Kain na tayo. Oo. Marami ka bang kaibigan dun sa Maynila? Hindi masyado. Bakit ganun? Iba rito. Iba sa Maynila. Anong iba? Mahirap ang buhay sa syudad. Hindi ka basta-bastang nakapagtiwala ng tao, so hindi ka rin basta-basta nakikipagkaibigan. Eh, bakit sa akin? Yun nga nakakatawa eh. Siguro dahil alam kong wala kang masamang intention sa akin. Kaya magaan ang loob ko sa'yo dahil alam kong hindi mo ako sasaktan. Sinasaktan ka rin nila gaya ng nanay ko? Pareho tayo? Hindi. Sakit sa loob. Yun ang nararamdaman ko. Sakit na hindi nawawala. At hindi madaling kalimutan. Isa kasi kung sino pa yung mahal mo sa buhay, yun pa yung gagamit at magpapabaya sa'yo. Yun pa yung mag-iiwan sa'yo.
Hindi ko na nga alam kung sinong kaaway, kung sinong kaibigan. Para sa akin, lahat. Kaibigan. Kahit maraming umaaway sa akin. At ayaw nila akong kaibigan. Para sa akin, kung kailangan nila ako, tutulungan ko pa rin sila. Kahit palagi akong sinasaktan ng nanay ko, mahal ko pa rin siya dahil siya lang ang nanay ko eh. Magkaiba nga talaga tayo. Sendong, bumili ako ng mga bagong damit para sa'yo. Halika, tingin mo, ang ganda-ganda, ho. Sendong? Ising na. Sendong? Anak, sa pagkadalaga yan. Taga ibang ibayo yan si Deli eh. Niligawan ng isang mayamang asindero na buntis. Dahil siguro sa tinakwil ng mga magulang at saka sa... para makaiwas na rin sa malaking iskandalo, lumipad dito sa baryo natin. Eh, pinangakuan namang susunduin yung mayaman niyang nobyo at dadanin sila sa siyudad. Eh, pero ayan, hanggang ngayon, wala. Ang hindi ko maintindihan, Lola, eh kung bakit siya pumapayag, bugbugin siya ng lasengang nanay niyang ganun. Kasalanan ba naman ni Sendong lokohin siya ng lalaking yun? Eh, kaya nabulol yun eh. Tignan mo naman, pinapabayaang lumaboy ng ganong karungis yung bata. Ang laki-laki ng inferiority complex si Sendong. Ngunit matalino siyang bata. Kulang lang ng atensyon at ng kaunting motivation. Kaya naalog ang utak nun sa kababatok ng nanay niya. Ang masama pa nun, mahal na mahal ni Sendong ang nanay niya. Sa halip ng matinding pananakit at pang-aapi ni Aling Deli na wala namang dahilan, eh ganun na lamang ang pagmamalasakit na pinapakita ni Sendong sa nanay niya. Eh hindi nga ba nakakapagtaka? Kung paano ang isang katulad ni Sendong, sa kamuraan ng kanyang isip, kahirapan ng buhay, ay marunong magmahal at tumanaw ng utang na loob sa taong pinagkakautangan niya. Samantalang may mga iba riyan, pinagpala ng katalinuhan, binigyan ng pagkakataong mariwasa ang buhay, pero simtigas ng bato ang puso at hindi marunong magpatawad. Sino ka ba at pinakikialaman mo ang buhay namin? Kaibigan ko si Sendong. Kaibigan? Aba, isa ka pa rin palang sira ang ulo. Wala ka bang magawang matino sa oras mo? Tinutulungan ko si Sendong dahil naaawa ho ako sa kanya. Ikaw ang may problema.
Wala naman yung kasalanan si Sendong, ha? At wala rin kayong karapatan upang maltratuhin siya ng ganito. Alam niyo bang pwede kayong sampahan ng kaso sa ginagawa ninyo? At sa palagay mo, may maniniwala kay Sendong? Eh kung ikaw ang sinasampahan ko ng demanda sa pakikialam mo sa buhay namin. Salamat kahit edukada akong tao. Eh mukhang kayo naman ang mahirap kausapin, hindi si Sendong. Dapat sa inyo ako maawa dahil kayo ang may sakit, Aling Deli. Minalas lang si Sendong at nagkaroon siya ng inang katulad ninyo. Pareha naman kayong lahat eh. Magkakaroon kayo ng anak, tapos pababayaan ninyo. Hindi niyo maisip na may responsibilidad kayo dahil nagkaroon kayo ng pagkakataon upang pumili, hindi katulad namin. Gusto man namin piliin ang magulang namin, hindi namin magawa. Kayo ang may diferensya. Nakakahiya kayo. Sagip ka ni Sendong. Kung hindi, ewan ko nga ba, ayoko nang isipin. Alam mo, nung mamatay ang lolo mo, gusto ko na rin mamatay. Siya ang buong buhay ko. Lahat ng ginawa ko para sa kanya. Ang tagal kong nangulila nung bawiin siya sa akin. Napakalungkot. Nung magpa siya ang iyong nanay na dalhin ka sa Maynila, nakita ko kung gaano katindi ang paghihinagpis niya. Eh di sana, hindi na lang niya ako. Pinagkait niya ang sarili niyang kaligayahan para maihango ko lamang sa kahirapan dito. Mag-isa ako doon. Mag-isa rin ako dito. Hindi niya makuhang iwan ako. Ikaw, ano doon ang tiyang mo? Sumama na kayo sa akin sa Maynila. Bakit mo ako gustong sumama sa'yo? Para masaya. Tingnan mo ako. Masaya ako dito. Naritong lahat ang maliligayang alaala ng iyong lolo at nanay mo. Nandito ang buhay ko. Bahala kayo. Ikaw, nasa Maynila ka. Maginhawa ang buhay mo. Pero hindi ka masaya. Sino nagsabi? Alam ko. Hindi totoo yan. Huwag ka na magkaila sa akin. Nakikita ko sa mga mata mo. Pagod lang ako. Noong una kitang makita, pagdating na pagdating mo, alam ko na. Pagod rin ako noon. Tignan mo itong mapuputi kong buhok. Yeah.
salamat. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Hindi pa ako nagpapasalamat sa pagsagip mo sa akin kahapon. Wala yun. Magaling ka pala lumangoy. Hindi naman. Nakapunta ka na bang Maynila? Hindi pa. Maganda doon. Maraming malalaking sinihan. Magagandang karnabal. Malalaking department store. Magugustuhan mo? Hindi pwede. Walang kasama si Inay dito eh. Ayaw mo nun? Hindi ka na niya mapapalo, malayo ka na. Walang magluluto para sa kanya. Baka hindi na siya kumain. Puro alak na lang. Masaya ka ba rito? Bakit? Paano? Ano nagpapasaya sa'yo rito? Yan! Yan! Yan, no? Ito! Yan! Pati na rin yan. Alam mo, Sendong, lahat ng kagandahang ito, pati na rin yung sandcastle mo, eh, panandalian lamang yan eh. Nawawala din. Wala naman permanente sa mundong ito, di ba? Pati ang bango ng bulaklak nawawala pag nalanta na ito, di ba? Pati ang hapdi ng sugat ko nawawala pag gumagaling na ito. Ikaw rin. Ako? Para kang palasyo ko. Mawawala. Maanod. Masaya ako kapag kasama kita. Pero aalis ka na, di ba? Sandali ka lang dito. Malapit ka nang bumalik sa Maynila. Para namang napakalungkot isipin. Hindi kailangan. Ang mahalaga nagkaroon ako ng tunay na kaibigan kahit sandali lamang. Maaalala kita palagi kahit wala ka na. Ako rin. Mamimiss kita.
up. Uuwi na ako ng Maynila. Pumarito ako para magpaalam sa'yo. Hindi mo ba ako ihahatid sa kaya ng tricycle? Babalik naman ako agad eh, para sa kasal ni Baby. O di ilang buwan lang tayong magkikita. Sendong naman eh. Susulat ako parati sa'yo. Pero gusto ko, sasagutin mo lahat ang sulat ko, ha? Sendong naman. Parang ikaw lang ang masama ng loob. Masama rin naman ang loob ko dahil tapos na yung summer vacation ko. Kaya lang may trabaho ko, di ba? Kala ko ba mag-best friend tayo? Meron ba namang best friend sa hindi nag-uusap? Sige. Bye. Joan! Babalik ka. Pangako ko. Hihintay kita. Talaga? Pangako ko. Napakabait ka. Huwag mong kalimutan yung tinuro ko sa'yo. I-practice mo lagi yung pinag-aralan natin. Huwag mong kalimutan magdasal sa gabi, ha? At bago kang kumain, huwag mong kalimutan magdasal, ha? Ako nakalimot sumulat at magpadala ng libro kay Sendong. Strange, ba't pakiramdam ko, ibang Joan na ang bumalik sa Maynila. Malaki ang naging impluensya ni Sendong sa pagkatao ko. Ako pala ang tinuruan niya. Nang makatsyempo ako ng bakasyon sa pinagtatrabahuhan ko, tumelegrama ako kina Baby na sosopresahin ko si Sendong, pero ako na naman ang sinorpresa niya. Thank you.
Palaising. Sino? Asan si? Wala na si Sendong. Wala na nga si Sendong Charo, pero ang mga kastilyong binuo niya sa buhangin ay mananatili, katulad ng pagmamahal at pag-asa na iniwan niya sa buong bari. Sa naging pinakamagaling kong guro, kung nasaan man siya ngayon, maraming salamat. Nagmamahal, Joan. Sasamantalihin ko na po ang pagkakataong ito upang anyayahan kayo na magpadala pa ng mas maraming liham sa darating pang mga araw. Ang amin pong pabuya sa mapalad na letter sender ay 5,000 piso na po. Abangan niyo po ang isa na namang espesyal na pagtatanghal sa darating na Miyerkules. Tampok naman si Ariel Rivera sa isang mapanghamong pagganap. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Sa iyong pagkakas.